medyo yan makapal pa. Good day mga idol, mga kapanalig. Once again, this Ray Brisnica TV, ang inyong team kapanalig. Meron tayong gagawin ngayon. Ito nga, nilalagyan natin ng jack. Ito sa sakyan. Dahil may nagpagawa sa atin ngayon, gawin daw natin yung preno, preventive maintenance natin. Ngayon, nilalagyan natin ng jack itong uunahin nating gulong, itong caliper type. And then, isusunod natin yung sa huli yan, yung brake drum type. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mga idol, no, kung paano yung step by step na paglilinis dito sa preno. And kung ano-ano ba yung dapat i-check na pyesa, kung dapat na ba siyang palitan mga idol. Ngayon samahan nyo ko, gawin natin to mga idol. Let's go! So ngayon tanggalin na natin yung wheel nut ng gulong. No? Ito ginagamit ko nga yung aking impact wrench mga idol. Napaka-convenient niya talaga gamitin. Kita nyo isang pindot ko lang, napakabilis kong natatanggal yung nut ng gulong. And then talagang recommended ko siya, lalo na dun sa mga nagdi-DIY na mahilig mag-repair-repair ng sasakyan and lalo na ng motor mga idol. No? Napaka-gaan niya gamitin and mapapabilis talaga yung trabaho nyo mga idol. And then tanggalin na natin yung gulong mga idol. No? Pag gagawa kayo tanggal ng gulong, make sure na maglalagay kayo ng jack stand. Additional safety features to mga kapanalig. No? Mahirap mabagsakan mga idol, safety first. Yung tornilyo na yan mga idol, no, nasa likod yan ng brake caliper. Yan yung luluwagan natin and then tatanggalin natin. Pagpapatanggal niyan mga idol, counterclockwise, make sure papakaliwa yung pagpihit nyo, no, para maluwagan siya and then tanggalin para makalas natin yung brake caliper. Ayan, tinatanggal na natin yung brake caliper. Ayan, dahan-dahanin nyo lang. Malambot lang naman tanggalin niya mga idol. So okay pa yung mga rubber boots niya, no? Tingnan nyo maiging yung rubber boots mga idol kung wala pang punit. Indication niya na okay pa yung rubber boots mga idol. So yung brake shoe yan makapal pa. Ayan, okay na okay pa yan. Lilinisin lang natin. Yan okay no. Ganda pa yung ano. Then yung check nyo rito itong yan yung sa disc brake. Yan titingnan nyo kung may kanal. Na wala namang kain no. So maganda yung brake pads, hindi siya kumakain ng rotor disc. Ayan no. Rotor disc. Umpisahan na natin liyahin tong brake pad mga idol. Pantayin niyo lang maigi and then liyahin niyo rin yung mga kanto niyan ng brake pad mga idol para pag preno niya maganda yung kapit dun sa rotor disc mga kapanalig no. Pagkatapos niyo sa brake pad, liyahin niyo rin tong rotor disc para pag nagpreno kayo maganda yung kapit nila ng rotor disc sa brake pad sa bawat isa mga kapanalig. Yan, ikut-ikutin pa natin para swabe-swabe mga idol. Etong caliper pin, sigurado yung linisan nyo mga idol, tapos lagyan nyo siya ng high temp na grasa. Kailangan palagi ito naka-lubricate kasi buwable parts to mga kapanalig. Kasi naglalaro ito dyan. Ang ginamit natin grasa is yung high temp. Ayan. Maganda ilalagay nyo rito yung high temp para hindi agad natutuyo. Ayan, balik na natin. Dito rin yung sa taas. Ayan, dalawa yan. Sa taas to, saka sa baba. Ayan, lagyan nyo siya ng grasa mga kapanalig. No? Tapos ibalik na natin yung caliper pin. Ayan, kailangan talaga na lubricate siya palagi kasi tinan nyo, naglalaro yan. Ganyan ang laro niya mga kapanalig, no? Yung caliper pin. Yung brake pads, makikita nyo rito yung korte ng rotor disc. Itatapat nyo lang. Kailangan magkakorte yan mga idol. Para hindi sila magkabaliktad. Ayan. Kasi yung iba dyan nagkakabaliktad. Kaya kailangan lang yung pabilog na ganyan. Yun ang ilalagay nyo. Ayan, ibalik na natin.
Ayan, okay na yan. Kailangan ipagigpit nyo. May ngiti pa. So, okay na yun, no? Tapos na tayo. Ayan, pag magbabalik kayo ng nut sa gulong, mga idol, no? Siguraduhin yung kamayin nyo muna bago siya gamitan ng impact wrench, mga idol, para hindi masira yung tornilyo, yung thread, mga idol. Kasi yung, ayan, oh, katulad niyan, yung impact wrench na yan, malakas yan, mga idol. Pag biniglaan nyo siyang gamitan agad ng impact wrench, masisira yung stud bolt, mga idol, yung thread. Kaya magandang kamayin nyo muna talaga, mga kapanalig. Ayan, oh, napaabilis. Ayan, ikut-ikutin natin, mga idol. Ayan, tapos na tayo dito sa unahan. Puntahan na natin yung sa likuran, mga idol. Yan yung aayusin naman natin ngayon. Lilinisin natin yung brake drum dito sa may preno. Ayan, syempre lalagyan muna natin ng jack to, mga kapanalig. Gamitan na ulit natin ng impact wrench para mabilis ang trabaho. Syempre, kailangan mabilis ang trabaho natin para marami tayong kitain, mga idol. Ngayon, ito naman yung i-maintenance natin. Lilinisin natin itong brake drum type. Ayan, tanggalin muna natin yung lock. Hindi lahat ng brake drum na ito meron lock, mga idol, ha. Bihira lang. Ayan, tanggalin natin yung drum. Ayan, ayan yung brake shoe niya, mga idol. Liyahin na natin agad para mabilis ang trabaho. Ayan, pantayin lang natin siya. Tapos tanggalin lang natin yung mga kanto, mga kapanalig, no? Ayan, isama na natin itong brake drum. Dapat talaga ito nililiha. Ayan, para medyo gumaspang siya at kumapit yung brake shoe, mga kapanalig. Liyahin nyo rin, tapos para linisan nyo rin, maalis yung mga, ayan, yung mga asbestos, yung mga alikabok, para hindi pumupunta dun sa mga lining, para hindi maupod-pod at maging makapit talaga yung brake shoe niya, mga kapanalig, no? Ayan, huwag nyo rin kalimutan silipin niya ang master wheel cylinder. Ayan yung mga goma, kasi baka may tagas yung fluid. Pag may tagas yung fluid, kailangan ayusin niya, mga kapanalig. Ayan, in-adjust ko rin yung preno niya at tinaasang ko siya kasi medyo malalim yung preno na ito, pag tinatapakan. Siyempre, pag in-adjust mo na ito, damay na patiran dyan yung handbrake, mga idol. Tumataas din yan pag in-adjust nyo siya pataas. Yan, okay na. Ayan, tapos na tayo. Ibalik na natin yung brake drive, mga kapanalig, no? Yan, gamitan na natin ang impact wrench. Yan, no? Solid na solid, mga idol. Pag may impact wrench talaga, gumagana ng trabaho. Napapabilis pa, mga kapanalig. Recommended ko talaga na mag-invest kayo ng ganitong tools, yung impact wrench, mga kapanalig. Ayan, oh, smooth na smooth yung gulong. Alug-alugin pa natin. Ayos! Natapos na natin linisan ng mga preno, mga kapanalig. Kung nagustuhan nyo ito ang ating video, please like, share, and subscribe ko na dito sa aming YouTube channel. And pakipindot na rin ang notification bell, mga idol, mga kapanalig.